ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaahanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman, at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, Nagawa ko yan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. At ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki pa ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon
at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatay nga, akala pa ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siya ang guro nila, pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ang aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin ang dasal na may pasasalamat mula sa
Poong Jesus Nazareno sa mga bagay na ibinigay ng Ama sa Kanya, sa mga bagay na mayroon Siya. At ang sabi nga rin, lahat naman ng sa Ama ay sa Anak, kaya ito yung Kanyang bukang bibig, ito yung Kanyang ipinagmamalaki na isang bagay na mas maintindihan natin kung gaano kahalaga ang ugnayan o relasyon ni Jesus sa Kanyang Ama, sa ating Ama. Pinagninilayan ko po, no, kung ano ang nais na ipaalala sa atin dito. Napagnilayan ko po, no, na mas siguro mas maintindihan natin ito sa ugnayan din natin, lalo na ng mga magulang. Kapag ang mga anak nyo po, no, kapag ang mga anak nyo o tayo, nung maliliit pa, clingy tayo, no? Clingy, yung malapit, yung malambing sa, pwede sa ma o sa ina o sa magulang, malapit tayo. Yung halos umiiyak ka pa kapag umihiwalay ka sa kanya o umaalis siya, naiiwan ka, humahabol ka pa, no? Sino po ba yung nakaranas na humabol sa at kumapit sa paanan ng kanyang tatay o ng nanay kapag papasok na sa opisina? Yung halos ayaw mong umiwalay talaga. Yun yung isang bagay na nakakamiss. Kasi pag napapansin natin, bakit ganun, no? Ano nangyayari? Bakit habang tumatanda, bakit habang nagkakaisip, lumalaki din yung distansya sa isa't isa? Yung hindi mo na nga siya, di ba, minsan, dati gustong-gusto na kinikis, ngayon parang nahihiya na kinikis. Kung sa ano, sa relasyon ha, ng anak at sa tatay, eh, dito na muna tayo, no? Yung hindi dati naging gusto nakahawak sa kamay pag maglalakad o mamamasyal kasi natatakot na baka maligaw. Pero ngayon, bakit parang halos dumistansya talaga? Ayaw nang mag-usap, ayaw na magkalapit. Ano nangyayari? O ano nangyari? Balikan lang natin. Siguro mas maganda nga na mabalikan natin yung karanasan natin noon nung maliliit pa tayo. Bata pa talaga tayo, no? Ang isang dahilan siguro, gaya nga dito, no, sabi, kapag paki-feeling mo o feeling natin, alam na natin ang lahat ng bagay, hindi na tayo nakikinig sa sinasabi ng magulang natin. May gusto tayong patunayan na kaya na natin. Yun nga lang, nawawala yung parang intimate, yung closeness ng anak sa ama. Hindi tuloy nagkakaintindihan. Hindi naman sinasabi na sumandal ka na lang. Hindi sinasabi na maging immature ka. Kasi dapat nga, mas matuto ka, mas mag-mature, mas maging responsible. Yun yung inaasahan eh. Pero yung relasyon, bakit hindi na gaya ng dati? Eh, ikaw lang din naman makakasagot niyan, no? Kung bakit nagkaganon ang
relasyon ninyong mag-ama o relasyon ninyo sa magulang, baka yung tampo hanggang ngayon na andiyan dyan, yung tampo na naging pader na. Yun na, hindi nyo ba namimiss yung yakap-yakap nyo lang isa't isa? Minsan kahit, di ba, yung pagbata, no? Puro laway ka na, no? Sa kakahalik sa'yo. Rin yung magandang pagnilaya natin. Ano nangyari? At ano nangyayari? Bakit tinahayaan na tumagal at lumayo ng lumayo ang distansya natin? Lalo tuloy hindi nagkakaintindihan. Ang pakiramdam ng anak, pinakikialaman ng magulang. Ang pakiramdam ng magulang, binabastos na dahil ayaw nga makinig. Ito yung karanasan ni Jesus kung bakit siya, sabihin natin matatag, kung bakit siya patuloy na ginagampanan ang kanyang misyon kahit gaano kahirap, dahil alam niya na hindi siya pinababayaan ng kanyang ama. Kaya sana po, no? Manatili nawa tayo lalo tigit sa Diyos. Manatili nawa tayong katulad ng yung kalooban, hindi naman sinabing maging bata, kundi yung kalooban ng tulad ng bata na laging nagtitiwala sa kanyang ama, laging umaasa sa kanyang ama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dali natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating itutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat na mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
Magsiupo ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya naging nagdulot na tayo'y may maihain sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alilahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay
ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagakpan. Nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Gusto Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranhan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.